Ako po, magandang umaga po sa aming lahat. Para po sa aking pagsimula, manyan ko po lahat na tumayo at ibigay po natin ang aming panahon sa ating po song leader. Good morning po. Ay po yung Maui. God's your blessing. When a pilot billows you a tempest told, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings and them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings and them one by one, count your blessings, see what God has done. Count your blessings and them one by one, count your many blessings, see what God has done. Amen. Are you ever buried with a load of care? Does the clumsy heavy you are going to bear? Count your many blessings, every dot will fly, and you will be singing as the day go by. Count your blessings one by one, count your blessings, see what God has done. Count your blessings and then one by one, count your many blessings, see what God has done. Amen. When you look at other world of land and gold, thinking Christ and love is you with well and told, and your many blessings money cannot buy, your reward in heaven or your hope on high. God, your blessings in the one by one, God, your blessings, see what God has done. God, your blessings in the one by one, God, your many blessings, see what God has done. Amen. Sa pang-awit, malamig, ano ba? Amen. Onward, Christian soldiers. Onward, Christian soldiers, marching us to war with a cross of Jesus going on before. Christ the royal master lives against the foe, forward into battle sees father go. Amen. Onward, Christian soldier, marching us to war with the cross of Jesus going on before. At the sign of trial, Satan holds that lead on the Christian soldiers on the victory. Foundation quiver at the shout and praise. Brother, lift your voices louder and then raise. Amen. Onward, Christian soldier, marching us to war with the cross of Jesus going on before. Amen. Like a mighty army moves the church of God,
Brother, we are heading where the saints have run. We are not divided. All one body with one in hope and doctrine, one in charity. Amen. All one Christian soldier marching us to war with the rest of Jesus going on before. Amen. Bagi Bladin Sirwel, diba? Pagpigit pa ating ang taas sa Panginoon. Ano namin sa Panginoon, pinupuli pa namin sa Panginoon. Maraming salamat po sa Panginoon na kami papanood dito po sa Simbahan. Ingatan niyo ang parang bakong magpapunta po dito sa Simbahan. Bigyan niyo po sila pa sa'yo ng katangunan, good health, at pati po yung song leader. At ingatan niyo po ang aming driver at ingatan niyo rin po ang aming papunta po dito. In this name, amen. Okay po, good morning, and ating pong paglilingkod sa Panginoon ay kailangan tuloy-tuloy kahit po anuman ang mangyari sa ating kapaligiran. Amen. Dahil ang ating pong mga kapaligiran ngayon ay pasama na ng pasama, kaya po mga kapatid, we need to continue to be faithful to serve the Lord. So ngayong umaga, ating pong basahin ating mga Biblia sa book of Genesis chapter 23 na po tayo. Last Sunday, we talked about the trials of Abraham. And this morning, about the death and burial of Sarah, the wife of Abraham. Kaya po mga kapatid, sa umagang ito, ating pong mga puso, ihanda natin at ang ating pong mga isipan at higit sa lahat, dapat po huwag natin kalimutan ang ating Biblia. Yung ibinigay sa inyo, dapat tuwing pumapasok sa simbahan, hindi po dapat iniiwan. Kailangan palaging dala dahil ang Biblia, ito po ang ating manual ng ating pananampalataya at ng ating practice. Amen. Kaya po marami pong mga Kristiyano na hindi na po nila sinusunod ang tamang practice ng pamumuhay. Doon po sila kumukopya sa TV, sa kapaligiran. Tayong mga mananampalataya, sa Biblia lang po tayo. Amen. Kaya huwag tayong magpaluko sa ating kapitbahay, ang ating gayahin ang Biblia, at huwag tayong maniwala sa mga sabi-sabi na makaluma tayo o tayo ay tradisyonal. No! Tayo po ay nanatili sa salita ng Diyos. Kasi po si Jesucristo ay hindi kailanman nagbabago. Siya kahapon, siya ngayon, at siya din po ang sa hinaharap. Kaya po, Genesis chapter 23, ako magbabasa sa verse 1 hanggang 7 lang ang ating basahin. Kayo po mag-response sa verse 2. Ito po ang sabi ng Biblia. At ang buhay ni Sarah ay tumagal ng 127 taon. Ito ang naging mga taon ng buhay ni Sarah. Verse 2. And Sarah died in Gerar, and same Hebron in the land of Canaan. Abraham came to Mount of Sarah to wait for her. At tumindig si Abraham sa harap ng kanyang patay at nagsalita sa mga anak ni Heth na sinasabi. Verse number 4. I am a stranger and sojourner with you. Give me a possession of my place with you and I may bury my dead at my side. At ang mga anak ni Heth ay sumagot kay Abraham na nagsasabi sa kanya. Verse number 6. Hear us, my Lord, our mighty praise among us in the choice of
body that dead. None of us and all we did should ever go, but about may his body they did. Verse number 7, sabay-sabay po tayo. And Abraham stood up and bowed himself to the people of the land, even to the children of Heth. Tayo po'y manalangin. Ipikit po muna natin sandali ang ating mga mata at iyuko po natin ang ating mga ulo. O dakilang Diyos na makapangyarihang Ama na nasa langit, kami po'y nagpupugay at nagpapasalamat sa inyo sa iyong salita na aming pong binasa sa umagang ito. Bigyan niyo po kami ng karunungan at kaalaman upang maunawaan po namin ang tamang prinsipyo ng pagkakalibing ng aming mga mamamayapang mga mahal sa buhay. Tulungan niyo po kami na huwag po kami ma-influence ng sanlibutan at dalangin po namin na kami lamang ay maniwala at susunod sa iyong mga salita at ang aming paniwalaan ay kung ano ang nakasulat sa banal na kasulatan. Bigyan niyo po kami ng matinding pananampalataya at palakihin niyo po ang aming pananampalataya at higit sa lahat, kayo po ang aming itinataas at kayo lamang po ang aming paniwalaan at kayo lamang po ang aming susundin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan kung minsan kami po nadadala ng aming mga emosyon at kung minsan kami po ay naliligaw dahil po sa mga maling patalastas at mga maling influensya sa aming kapaligiran. Tulungan niyo po kami upang kami po ay makatutok lamang sa iyong salita. Patnubayan niyo po kami at samahan sa sandaling ito. Pinapatawad din po namin ang mga sinumang nagkakasala sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at pwede na po kayo makakaupo. So, mga kapatid, ang ating pong pag-aralan sa umagang ito, ang kamatayan at ang pagkalibing ni Sarah. Alam naman po natin, sa chapter 22 ng Genesis, si Abraham at saka si Isaac. Tama po. At sinubok ng Diyos si Abraham. At ang sinabi ng Diyos, kunin mo ang pinakamahal mong anak na si Isaac at dalhin mo doon sa isang bundok na iyong ipag-ihaalay mo siya sa akin at saka sa bundok na sasabihin ko sa iyo. At bumangon ng maaga pa si Abraham at alam niyo po mga kapatid, sobrang layo ng bundok, hindi po niya alam kung saan, ngunit hindi po siya tumanggi at hindi po siya nagreklamo. Alam niyo po mga kapatid, ang kagandahan lang po sa kay Abraham ay marunong sumunod at sumampalataya sa Diyos. Kahit hindi niya alam, kahit gaano kahirap, pero hindi po siya nagreklamo. Tayong mga mananampalataya, dapat ang ating pong Panginoon ang ating pakinggan. Kung ano ang kanyang sinabi sa atin, siya lamang po ang ating sundin. Alam niyo po mga kapatid na si Abraham, mga kapatid, nung siya ay tinawag ng Diyos, 75 years old siya. At saka kahit may edad na po siya, ngunit hindi po siya nagdadalawang isip na tumugon sa panawagan ng Diyos. Kahit may edad na po tayo, kapag tayo ay tinawag ng Diyos, ay huwag po tayong magdadalawang isip na sumunod sa Kanya. Amen? Kapag sumunod ka sa Diyos, hindi ka mapapahamak. Kasi siya po ang lumikha ng langit at ng lupa. Huwag kang matakot. Kasi po, sinabi po niya sa Genesis chapter 15, sa chapter 14, si King Bera ng mga kapatid ng Sodoma, sabi niya, ay ibigay mo sa akin yung mga samsam. Pero kung tutusin kay Abraham na yun eh. Pero sabi ni Abraham, o sige, kunin mo. Hindi naman akin yan. Ang Diyos naman ang magpapala sa akin. Pero huwag mong kalimutan si Skol, si Aner, at saka si Mamre. Ibigay mo yung parte nila. Tapos kinuha niya sila. Parang walang utang na nuuba. Amen? O, tingnan mo. After how many years? Nagpadala ang Diyos ng ulan ng apoy at asupre doon sa Sodoma. Patay siya. Ubos. Kaya, pag nagpundar ka na hindi mo isinama ang Diyos, maubos at maubos siya. Masasayang na yung pinaguran mo. Kapag ikaw ay trabaho na ng trabaho, wala ka ng panahon sa Panginoon, mamamatay ka lang.
at hindi mo rin makakamit ang iyong pangarap sa buhay. Pero, pag inilaan mo ang buhay mo sa Panginoon, alam niyo po ang hinihingi ng Diyos sa atin? Isang araw lang eh. Alam mo, ibang mga tao, sabi nila kahit Linggo, kailangan magtrabaho, magbanat ng buto. Baka sakali pa lang na tayo aasinso. Hindi ka aasinso. Kasi po mga kapatid, pag hindi mo inuna ang Diyos, walang mangyayari sa'yo. Bubutas at bubutas ang bulsa mo. Mauubos ang bigasan mo. Mauubos ang kapital mo. Amen? Wala. Alam mo, ang sikreto lang talaga, walang iba kung hindi sumampalataya at sumunod sa Panginoon. Amen? Sabi ng Panginoong Isus, tingnan niyo ang mga maya! Hindi sila nagtatanim o nagahasik, pero hindi sila pinapabayaan ng Diyos. E tayo, may kamay tayo. Amen? Tayong mga Kristiyano, huwag tayong maging katulad ng ating mga kapitbahay na wala silang panahon sa Panginoon, tapos ang pinag-usapan sa kanila ay ang mga kapitbahay din. Pag may dumaan, pag-usapan, dapat, hindi na dapat yun. Ang pag-usapan dapat ninyong pamilya kung paano kayo mamuhay at paano magtulungan. Dapat ang nag-uusap, ang kapwa, mga magkapatid at mag-ama at mag-ina, ang pinag-usapan dapat ninyo kung paano papabutiin ang ating paglilingkod sa Diyos at paano tayo magtulungan. Amen? At kapag may income na, pag-usapan ninyo, mga anak, huwag ninyong kalimutan, ibalik sa Diyos ang kanyang bahagi. Kasi ang sikreto lang ay walang iba, kung hindi, ibalik sa Diyos. Pag hindi mo ibinalik sa Diyos, alam ng Diyos, ang puso mo ay madamot. Kaya po mga kapatid, hindi po binibless ng Diyos ang madamot. Basahin natin sa Acts 20:35. Pasahin muna natin, i-insert natin yan. Mga gawa, 20:35. Ang kuripot at ang madamot, hindi ibibless. Pakibasa po, ang una pong makakita, mga gawa, 20:35. Kung nakita na po ninyo, magsalita ng amen. Amen. Ayun, una na nag-amen, pakibasa. 20:35. Amen? Ito po ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Nagbigay halimbawa ako, sabi ni Pablo, sa inyo sa lahat ng mga bagay. Na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklulo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Isus na siya rin ang may sabi. Sino nagsabi nito? Ang Panginoong Isus. Ito pong sinabi ni Isus. Lalo pang mapalat ang magbigay kaysa tumangga. So ibig sabihin, ang mapalat ay yung mga mapagbigay kaysa yung tumangga. Nung maliit pa ako, nung ako'y 18 years old, ako'y tanggap lang ng tanggap. Doon ko ako! Siyempre, tanggap ako ng tanggap eh. Akala ko ako na pinakamapalad. Kasi tanggap ako ng tanggap eh. Pero nung natuklasan ko sa Biblia at nasilayan ko, mas mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pinagsikapan ko na sabi ko, Panginoon, pagpalain mo ako para mayroon akong maibigay. Amen? Tama po yun. Ako po ay tinaniman ng Word of God na tanggap na lang tanggap. Pero nung natuto ako na mas mapalad ang magbigay kaysa tumanggap, ito pa ang sinabi ng Panginoon sa mga gawa, Galatians 6:7. Basahin natin. Galatians 6:7. Kailangan lahat magbukas ng Biblia. Kasi po, wala naman tayong gagawin dito sa Biblia kundi magbasa, mag-aral, at makinig. Ganun lang at umawit. Ganun lang. Manalangin. Galatians 6:7. Huwag kayong padaya ang Diyos ay hindi napabibiro sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Amen? At ito ang payo. Huwag tayong mga pagod sa verse 9.
sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay nagsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagon. Kaya, kapag may itinanim, mayroong aanihin. Kaya, pag may itinitinda, mayroong bibili. Amen? Kapag ano ang tinanim, ganon din ang aanihin. Kung ang ina ay palakutso, ang anak ay palakutso. Pag ang anak, ang ina at ang ama ay sismusa, sismuso, ang anak, sismusa at sismuso. Maniwala po ba kayo doon? Kung ano ang ama, ganon din ang anak. Kaya, tayong mga ina, tayong mga ama, tayo ang modelo ng ating tahanan. Kung ano nakikita ng mga anak, yan din ang kanilang sinusunod. Kaya, may pag-asa ang ating mga anak upang hindi po sila mapasama. At balik po tayo dito kay Abraham. Okay po, number one, paki-slide siyo na Ma'am Gina. Okay po. Number one, ano po ang number one? Ayan, nandiyan na. Sige, nag-reach up ang number one, tapos na introduction. The age and death of Sarah. Ilang taon si Sarah at ating pag-aralan kung ilang taon siya bago siya namatay at ang kanyang kamatayan. The age of Sarah, verse 1. And Sarah was 127 years old. There were the years of the life of Sarah. Ang edad niya is 127. So, tayo kaya makaabot pa ng 127? Bakit kaya? Dahil po sa mga pagkain natin, may mga chemical, ano? Maraming bitsin. Lalo na pag sa Jollibee ka kakain, maa-addict ka. Tapos, manginasal. Kasi po, puno ng chemical ang manok. At ang ating, pwede rin kumain yung madalang lang, huwag naman yung linggo-linggo. Kasi, bumili ka ng isang manok, 131 kilo, 150. Lahat ng pamilya mo, makakain pa. Tama? Pero kung bumili ka sa manginasal, isang hita lang, 110 kasama soft drink. Pag mayroon kang ID, maalis kang ka. Tama? So, hindi ka makapag-ipon pag ganun. So, kailangan magiging wise tayo. Si Sarah, 127 ang kanyang edad. Pero matay din siya, no? Namatay siya. Pero ang kagandahan po, namatay siya sa tamang kamatayan. Number two, Abraham mourned and wept for Sarah's death. Sino po ba ang hindi malungkot na mamatay ang asawa? And Sarah died in verse 2 in Kiryat Arba, the same is Hebron. Alam niyo ba yung Hebron? Yan po ang magiging Jerusalem. In the land of Canaan, and Abraham came to mourn for Sarah and to weep for her. So ang unang namatay ay si Sarah. So 127, si Abraham dyan, ang edad niya ay 127, mas lamang si Abraham ng 10 years. So, ibig sabihin, si Abraham is 137 na. Tama po? Kasi namatay si Abraham, 180. So, mga kapatid, ang edad ni Sarah ay 127 at nung siya namatay, ay nalungkot si Abraham at umiyak. Madala ka lang makakita ngayon na pag namatay ang asawa ay natutuwa ang asawa. Yung kung hindi nila mahal, ang hapo lang ay ang insurance. O kaya, yung kayamanan, kanilang pinakasalan dahil sa kayamanan o dahil sa mayroon silang mamanahin, may makukuhang benepisyo. Pero si Sarah, talagang minahal niya si Abraham, minahal niya si Sarah. At si Sarah ay nagiging ina ng mga lahat ng buhay. Amen? Napakalungkot pag mawala ng asawa, brad. Kaya tayong mga lalaki, mahalin natin ang asawa natin. Amen? Wala mang perfectong lalaki. Kung nagkasalaman tayo noon, na hindi tayo matapat sa Diyos, pagsisiyan natin yan, pagkatapos, babawi na lang tayo. Amen po? So, Abraham at saka si Sarah,
ay talagang maganda ang kanilang samahan. Mahilig silang maglaro, no? Doon sa Egypt na nahalata sila ni Pharaoh na mag-asawa. Sabi ni Abraham, pwede. Ang kagandahan po, meron silang mutual understanding. Amen? Sabi ni Abraham, pagdating natin sa mga tao, sabihin mo, magkapatid tayo. Para hindi ako mamatay. Kasi baka yung mga tao dito, hindi naniniwala sa Diyos. Nandiyan yata si... baka nandiyan si Pastor Noah. Paki-check lang. Yung ating tricycle, pakutabi na natin sa gilid na lang. Mga sasakyan para pag may dumating. Kung sakali lang. Ah, wala pa? Hindi pa. Sige. Sige po, tuloy tayo, no? So, ang ganda na sama ni Abraham at saka ni Sarah. So, hindi naman perfectong pagsama nila. Nagkasala din si Sarah. Tama po? Anong kasalanan ni Sarah? Noong ang akala ni Sarah ay magkaanak sila ni Abraham sa pamagitan ng kanyang katulong na si Hagar. Kaya hindi naman perfecto, pero ang kagandahan, kahit hindi perfecto ang pagsama nila, pero hindi po sila naghiwalay. Amen? Kaya dapat ang mag-asawa, huwag maghiwalay. Kung mayroon ng mga hindi magandang pangyayari, ay humingi na lang ng tawad sa Diyos, at humingi ka ng tawad sa asawa mo, at pagkatapos, mag-concentrate ka na lang sa family. Gawin nating modelo si Abraham. Amen po ba? Ayan. Walang perfectong mag-asawa, pero pwedeng ma-repair. Ang makapag-repair lang ng sama ng mag-asawa ay walang iba kung hindi ang Panginoong Isos. Pag nagpatawad kayo sa isa't isa, eh kayo naman ang ikinasal, sabi naman ng Panginoon, kung anong pinagsama ng Diyos, ay huwag hiwalayan ng tao. Alam niyo ba ang nais lang pong magwasak ng pamilya? Walang iba kundi ang Diablo. Yes, ang Diablo lang. Ang nais ng Diablo ay magkaroon ng third party, kung hindi ang lalaki, ang babae. Dapat handa kayo doon. Noong kayo ay nanliligaw pa lang, at dapat nag-uusap kayo, paano na lang kung ikaw naman ang matukso, o ikaw naman ang gumawa ng kasalanan? Kaya hindi po yung dahilan na dahil gumawa ng kasalanan ay maghiwalay na lang. Hindi po. Dapat kung sino nagkasala ay magpakumbaba, humingi ng tawad at huwag na magpapatuloy sa kasalanan. Tingnan ko si Abraham at saka si Sarah. Nung nagkasala silang dalawa, ay silang dalawa ay tinanggap nila. At ang kagandahan lang po, hindi po sila pinagturutan ng Diyos sa kanilang ginawang desisyon na mali. Makita nyo, dapat walang sumuko sa mag-asawa. Kaya nga po, ang lalaki malungkot pag walang asawa eh. Ang lalaki naman, kung minsan natutokso sa iba dahil ang kanyang nakikita kung ano-ano na naman. Dapat huwag nating ihalin tulad ang ating mga asawa sa asawa ng iba. Kung naamoy mo na yung asawa mo, sipi panghina, i-remind mo, ma, mami, mukhang amoy panghi, kanang pinamahal pa rin kita. Ganun lang. At least alam nyo na, magligo ka naman. Yung babae naman, pag sinabi na magligo, alam mo na yun. Amen? O, lima, lalaki naman, dad, pa, mukhang amoy paniki na tayo. O, alam na natin. Dapat marunong tayong mag-alaga ng ating sarili at ng ating kaluluwa. Ang sinabi doon sa aking nabasa, how to take care of our body, we need to take a bath every day. Dapat magligo tayo araw-araw. Amen ba? Amen. Amen ba mga kaibigan? Amen. Pero huwag magligo pag may regla. Amen. Mga babae, huwag kayong maniwala lahat sa doktor. First, regla. Second, third, fourth. Bawal mo na magligo. Ika-apat ba pwede na? Depende. Pero sa Biblia, pagbagong panganak, pag ang anak mo ay babae, isang linggo bago ka maligo. Pag ang anak mo ay lalaki, ay baliktad. Pag lalaki, isang linggo. Pagkatapos mong panganak, isang linggo bago ka maligo. Sa hospital, 3 days pa lang pinapapaligo na ng doktor. Para another pera pa. Amen?
Pero sa Biblia, sa Book of Exodus, pag nanganak ang babae, pag ang anak niya ay lalaki, dapat isang linggo pagkatapos yan, mag-purify siya, kailangan magligo siya. Pag ang anak niya ay babae, after 2 weeks, saka pala siya magligo. Ayaw ko bakit. Bakit pag babae, anak mo ay 2 linggo? Bakit pag lalaki, 1 linggo? Ayaw ko sa Panginoon. Basta yun po ang instruction niya. Pagdating sa kalinisan ng mga babae. Pero naniwala ko na dapat pag may regla ka, huwag kang magligo. Kasi pag nagligo ka, malamigan, mamumuo ang dugo sa iyong? Sa iyong? Kyan. Kaya ang mangyari yan, magkaroon ka ng sakit na dysmenorrhea. Ibig sabihin ng dysmenorrhea, alam niyo na yun. At iwasan ang mag-inom ng mga masim, kasi subukan mo yung dugo ng manok, lagyan mo ng suka, mabubuo siya. Kaya bawal. Amen? Pastor, paano mo nalaman? Hindi ka naman babae. Nagbabasa ako. Yun ang sinabi ni Pastor Rice, nagbabasa ho ako. Si Pastor Bruce Rice, nagbabasa. Lahat, alam niya. Yung tungkol sa babae, alam niya rin yan. Mga nurse, may pang-nurse din. Kaya ang pastor is teaching the whole counsel of God. Huwag nating maliitin ang pastor. Kasi ang pastor ay nakikipag-usap ang Diyos sa kanya. At sa pamagitan ng Biblia at ginagabayan ng banal na Espiritu Santo. Kaya pagdating sa mga payo, dapat huwag na kayo humingi ng payo sa iba kung hindi sa inyong pastor na lang. Kasi pag humingi kayo ng payo sa kapitbahay nyo, iba ang ipapayo sa inyo. Naintindihan nyo po ba? Anong ipapayo ng inyong kapitbahay? Naku, mare. Si kumpare mo may ibang lalaki. Naku, mare. Iba ng panahon ngayon, gumanti ka! Ano pa, sama pa tuloy. Kaya dapat, huwag tayong makinig sa payo ng ating kapitbahay. Huwag tayong makinig sa payo ng ating kumpare kung ang kumpare mo ay hindi Kristiyano. Maliwanag po ba mga kapatid? Makinig kayo sa payo ng inyong mga ninong na spirituality. At makinig kayo sa payo ng iyong pastor. At higit sa lahat, patuloy na magdalo sa simbahan kasi sa church, tinuturo ang lahat ng Word of God. Hindi lamang sa ating pong spiritual, kasama na rin sa ating moral, at kasama sa ating family, kasi pong itinatag ng Diyos una ay ang family. Kailangan maging matatag ang family natin, katulad ni Abraham at saka ni Sarah. Amen? Makikita mo na kahit nagkasala si Sarah, ano sabi ni Sarah? Naku! Nagkamali ako sa aking ginawa. Sabi ni Abraham, gawin mo kung anong nais mo. Sabi naman ng Diyos, Abraham, pakinggan, papayagan mo lang si Sarah kung anong desisyon niya kay Hagar. So anong ginawa niya ni Sarah? Pinalayas. Tama? So bago ng layas, hinandaan ni Abraham ng tinapay at ng tubig na isang battle. Yun lang ang baon ni ni Hagar at saka ni Ismael. So, at least masaya na rin si Sarah kahit siya po'y nagkasala ay tanggap pa rin ni Abraham. Tayo, alimbawa, nagkasala si Ma'am Gina, tatanggapin ko pa rin ba? Humingi naman ng tawad, yes. Sino ba ako? Hindi naman ako perfecto. Ay, paano kung ako nagkasala? Mapatawad mo na ako, Ma'am Gina? Mapatawad mo ba ako? Hindi na matanggap. Kailangan, balik. Kailangan vice versa. Pag nagkamali yung asawa, tumingin naman ng tawad, patawarin. Amen? Ngayon, pag ako naman nagkasala, hindi naman sinasadya, natukso lang. So, ang tawag dyan, dapat marunong tayong tumanggap ng ating kahinaan. Kaya, hindi po magtatagumpay ang pagsasama pag walang pagtatanggap at walang pagpapatawad sa mag-asawa. Ito ha, luluko ko na. Okay po. Tuloy na po tayo.
So ang ano yung practice na Abraham pangalawa? Abraham purchased the cave of Machpelah for burying place. So ibig sabihin, ang gi-practice na Abraham ay burial, hindi po cremation. Mag-isip-isip kayo. Uso na ngayon ang cremation. Kasi sabi ng iba, makatipid ka ba? Tapos pangalawa, nandyan sa altar mo, palagi mo pang makayakap. Alikabog naman lang. Pandemic. Ah, pandemic pa eh. Pero pag yan ang tinatawag na mag-pray tayo. Kasi may nakalagay naman sa Biblia, Romans 13 verse 1. Respect the authority. Amen? Wala tayong magawa. Pero kung sa akin lang, ay burial talaga pa practice ko. Pero pag sinabi ng hospital na COVID, hindi ka pa dumating sa hospital, COVID na, ay wala ka na magawa nun. 200,000 kagad yun ang tumataging ting. Siyempre, malaking negosyo yan eh. Pambayad ng mga bill yun eh. Kung mga sasakyan, kung mga gamot, at saka incentive eh. Kung may kasamang business na rin. Ayaw ko. Pero dubon ingat tayo. So, tumayo si Abraham. And then, nagsalita siya sa mga anak ni Heth. At sinabi niya, ako'y stranger and sojourner with you. Kasama niyo. Bigyan niyo ako ng lugar na aking libingan upang mailibing ko ang aking patay sa harap ninyo. Ibig sabihin, sa Abraham, kung ano ang itinuro ng Diyos sa kanya, yun ang kanyang sinusunod. Kahit mahal o anuman, ang tamang pag-dispose ng patay ay dapat ililibing. Amen. Hindi po dapat sinusunod. Maintindihan po ba mga kapatid? Amen. So si Abraham, bumili siya ng libingan. Hindi pwede ng libingan libre. Dapat ngayon pa lang, buhay pa tayo, naghahanda na kayo ng libingan. Hindi po masama na magkuha kayo ng hulugan na libingan. Para pag namatay kayo, ay mangutang yung anak nyo, alang-alang sa inyo. So nilubog mo sa utang ng anak mo. Magkuha kayo ng, hindi man ako nagpo-promote, Saint Peter. Sa akin na kayo kumuha. Amen? May isang taon na may 5% ako ba? Kaya kayo kukuha pag tuwanda na kayo? Pag nagmahal na? E dati 725. E ako nakakulang-kulang 2 years na ako. Si Ma'am Gina nakamayigit 1 year na. Kung anuman oras kami matigok, may libre ng kabaon. Hindi masama yun na pinaganda natin. E kaya tayo bibili. Okay lang kung mayaman tayo katulad niya pa. Ikaw, hawak ka. Diba, nagkasawa kayo. Tapos namatay yung isa. Ma-stress yan, di makatulog yan. Hindi alam kung saan kukuha ng pambayad. Tapos sasabihin niya na sa asawa niya, pag namatay ako, eh, balutin na ako ng kumot sa kay Ibaon. Ay, hindi man pwede yun. Bawal yan sa health. Bawal sa sanitation. So ang tamang proseso, dapat nakapasok ka sa kabaong. At pagkatapos nakabaon. Kaya, ngayon pa lang, lalo ng mga young people, pag nakapagtrabaho na kayo, pag nakuha kayo ng Saint Peter, bakit na kayo kumuha kayo sa iba pa? Saan pa kayo kukuha sa ibang tao? Ito na sa pastor nyo. Walang discount, wala tayong magawa doon. Ang ibig kong sabihin, at least nakatulong pa kayo sa akin. And then, nakapag-prepare pa kayo ng sarili ninyo. Amen? O magkano na ngayon? 925 na. O sa sunod na taon, 1,000 plus na. Eh, ganun talaga, pamahal na pamahal. Baka pagdating na pa natin, 3,000 ang buwan. So, mag-isip-isip tayo. Si Abraham ay bumili siya. Alam niyo po ba ang offer sa kanya ng mga anak ni Heth? Ibibigyan ka namin. Pero sabi ni Abraham, pasinsya po mga Ginoo. Pero nais kong bilhin. Oh, tapos magkano? Sabi niya, 400 silvers of 400 shekels of silver. Naku, napakamahal yung 400. Sa ngayon, mahal na, no?
Magkano ngayon ang libingan? 52,000 on the spot. Spot cash. Ngayon, apat lang pwede mong ilibing. No, ha? Dalawa lang pwede mong ilibing. 50,000 plus. Nung pagkuha natin, ano? 37. Ha? 37 dahil yung cash natin. Oh, at least may libingan natin, Ma'am Gina. Amen? Kaya, yung mga anak namin, wala nang problema pag namatay kaming dalawa. Yung dalawa, pag mayon na namatay, kunin mo yung buto, ilagay mo dun sa kabaong, may dagdag. may sama. So, kailan ka pa maganda ng libingan mo pag hindi mo na kaya, gaganong-ganong pa na ako. Doon mo lang iasa sa anak mo. Dapat ngayon palang buhay, meron na. O, sino pa dito nakapaganda na ng libingan? Brother pa, meron kayo. Meron lang. Brother Tony. Wala pa. So, kailangan sister, pag may trabaho pa. Maganda yung buhay ko pa makita mo na yung libingan mo. Born. August 27, 1921. Blank ko lang muna yung diet. Pastor G.R. Rimondo. Kita nyo ng libingan niya. Nandun ang asawa niya. Nandun ang kanya. Nakalagay na. Okay po. So, mga kapatid, kailangan mapaganda natin, bumili tayo ng ating libingan katulad ni Abraham. Amen? So, magsikap. Ano po? Next. Burial talaga ang practice in the cremation. Next, Ma'am Gina. Ah, number 2. Abraham purchased the cave of Machpelah for their cemetery of their dead. So, ibig sabihin, ang kanilang libingan ay kuiba. Yung may butas, pagkatapos sa loob, ilalagay na lang yung patay, tapos po, binabalot nila yan, at binabalot ng mami. Pagkatapos, pinipreserve sa apog. And then, tinatakpan yung butas. Yan ang kanilang libingan. Kasi hindi pa naman uso ng unang panahon. At least nakabaon siya. Nakapasok sa kuweba. So yung kanilang libingan, the king of Machpelah. Kuweba ng Machpelah, doon sa lupa ng Kanaan, binili ni Abraham. So, unang namatay si Sarah. So ang lungkot ni Abraham, no? Pero, kahit malungkot si Abraham, ang importante na ilibing niya ng tama ang kanyang patay. Amen? Amen. Anyong nga siyo? Good morning. So, Pastor Noah, you can sit in front of the church. Amen. You need to sit there. Okay, Ma'am Joy, you need to sit dito po sa... Okay. Okay, pagbigyan niyo na lang yan. Okay po. Abraham purchased the cave of Machpelah for their cemetery of their dead. So, ibig sabihin, bumili talaga sa ng sarili niyang libingan. Amen? Kaya dapat, pag-pray natin, sana someday magkaroon tayo ng libingan ng mga Kristiyano. Pwede pa kaya yun? Hindi na pwede na. Diba? Mayroon pang area na... Di ba? Forest Lake, meron yun eh. Bibili tayo ng lupa. Tapos gagawin natin cementeryo. Amen po? Ayan. Pero hindi libre ha. Mabayad kayo. If God will provide our cemetery. Kaya hindi pwede na hindi pinaghandaan. Dapat mapaganda natin ang ating libingan. Mura lang paghulugan. 5 taon na hulog. Amen? Yeah. At saka mayroon ka pang kabaong, mayroon pang service, at saka mayroon ka pang makukuhang amount na pera. Sa St. Peter, makakuha ka ng cash na 38,000, pero baka ngayon malaki na. Amen? Para pang gastos ng interment. Okay po. Next po, number 3. The burial of Sarah. Okay?
unto Abraham for a position in the presence of the children of heaven, before all that he went in the gate of his city. Siyudad na rin ang kanilang tinitiran at marami ng tao. Pag siyudad, ang pinaka-minimum na tao is 250,000 populations. So, ibig sabihin, ang dami ng tao. No? Tapos, kailangan ang income, how many millions na rin. So, noong unang panahon, 50 families in one barangay. And then, sa panahon ni Abraham, ang civilization ay malaki na rin. Kaya, verse 19, and after this, Abraham buried Sarah, his wife, in the cave of the field of Machpelah, before Mamre. Si Mamre, kasama niya yun sa gera. The same is Hebron in the land of Canaan. So, ang Hebron, yan po ang Jerusalem ngayon. And the field and the cave that is therein were made sure unto Abraham for a position, a burying place by the sons of hell. So, ibig sabihin, mayroon po tinatawag na legal papers. At hindi mo pwedeng kunin yun. Kaya po mga kapatid, ang inilibing si Sarah at maganda ang kanyang pagkalibing, ang halaga is 400 shekels of silver. Mahal po yan. At saka, hindi po pinaliwanag yan kung meron lang kabaong o ano. Pero, inilibing siya. Hindi ho siya sinunog. Amen. Amen? Amen? Kaya sa ating mga mananampalataya, dapat mag-ingat tayo sa COVID-19. Amen. Palagi mag-face mask, magdala ng alcohol, dahil hindi na po yan matigil. Kasi po, yan ay buong mundo na. Natutupad po ang sa Matthew 24. Kaya, mga kapatid, huwag natin kalimutan bakit ni-record ang kamatayan ni Sarah. Si Sarah lang ang naka-record sa Biblia na babae na detalyado ang kanyang pagka, ang kanyang buhay at ang kanyang kamatayan. Ibig sabihin, napakahalaga ang papel ni Sarah sa buhay ni Abraham. Abraham means the father of many nations. Sarah means the mother of many nations. Amen? Amen. Kasi ang mother of all living, si Eva. Amen po? Amen. Si Sarah naman ay naging ina ng anak ni Abraham. Kaya mahalaga ang buhay ng asawa. Ang ating asawa, habang nabubuhay, dapat natin silang mahalin, dapat natin silang suportahan, dapat natin silang paligayahin, at dapat natin silang isama sa ating panalangin, at higit sa lahat, sa ating mga lalaki, kapag may sweldo tayo, dapat marunong tayo mag-intriga sa ating asawa. Amen. If we have the money, we need to give to our wife. Because our wife is the keeper of our wealth. And the wife is one of our body. Amen? Amen. Two became one flesh. Amen? Amen? Amen. Kaya, the success of a man is the woman behind at the back. Kaya, hindi mag-successful ng laki pag ang babae ay mawalay. Kaya we need, kailangan nating alagaan ang ating asawa, ang ating, marunong tayo mag-intriga ng ating kita para sa ating asawa. Ang asawa, huwag mag-abuso, ginagastos ang pira na hindi alam ng asawang lalaki. Dapat malaman niya. Bago nga bumili ng hikaw, magpaalam ka muna. Baka mahalaga ang bigas kaysa hikaw. Amen ba? Pero kung wala nang bra, pwede lang bumili. Ano bra? Kailangan may pambili ng bra si Mrs. Para hindi malusyang. Kaya, kasi alam mo ang babae, mapasaya mo yan pag lahat ng income mo ay intriga mo sa kanya. And yun na siya magduda. Kasi pag ang 500 yung pera mo, sweldo, ang binibigay mo 100, nag-iisip yun. So dapat, palaga ng asawa kay sa barkada. Amen ba? Amen po, brad? Palaga natin ang ating pamilya kay sa barkada. Pag namatay ka, ang
family mo palagi magbibisita sa puntod mo. Pag na-hospital ka, ang family mo palagi na riyan. Pero pag may saganang handaan, barkada ang nandyan. Naubos ang budget sa pulutan. Pero pag nakasakit ka, walang barkada ang darating. Kaya, mas mahalin natin ang ating family higit kaysa barkada. Amen po. Ako, barkada ko, limitado na lang. Bakit? Mas malagang family kaysa barkada. Kaya mga binata, mga dalaga, huwag mahumaling ang buhay sa barkada. Pahalagaan ang ating family. Tumulong ng trabaho sa bahay, huwag mag-aga pa magbarkada sa kapitbahay. Instead na ibarkada mo doon, magsaing ka, magwalis. Kahit lalaki, pwede magwalis. Hindi ibig sabihin ng lalaki ka, magbinayot ka dyan pag nagwalis. No! Pwede maglaba. Hinday sa ring, papa-drink. Ang kanilang anak, 7 lalaki. May taga-walis, may taga-laba. Ah, walang problema si si tita ko. 7 lalaking anak. Pero ang anak niya pala lalaki, na-train, naturuan. May taga-walis, may taga-saing, may taga-araro. Lahat nagtutulungan. Amen? Amen. Kaya, ang number one ang magturo sa anak ay walang iba kundi ang mga magulang. Turuan yung anak niyo maglaba, brad. Amen? Dapat may toka. Halimbawa, si Romel ngayong linggo, taga-laba. Si Romel ang taga-sigib. Si Rachel ang si Rosel ang taga-saing. Si GR naman ang taga-hugas plato. Dapat routine. Katulad ng anak namin, routine. Si Ismael ngayong linggo, taga-hugas hanggang ngayong gabi. Tapos si Naljak naman taga-lagay ng tubig at kutsara taga-plato, taga-punas ng lamisa. Si Hanini siya ang taga-saing. So maparad si Hanini siya kahit tinutulungan ni Lolo Pablo. So ngayon, kumisa tinutulungan ko. So ngayong Lunes hanggang Linggo, ang magsaing na naman, si Naljak at si Hanini na naman ang taga-hugas ng plato. Tapos si Ismael naman ang taga-lagay ng tubig at taga-lagay ng kutsara at asin. Dapat naka-schedule. Kung gusto niyong humingi ng tulong sa akin, gawa natin ang schedule ng inyong mga anak. Kaysa lumaki yan na magiging tamad. Amen? Pag nag-asawa yan, iwanan na ng asawa yan kay tamad. Di marunong mag-saing, di marunong magluto ng spaghetti, di marunong ng pancit. Dapat, maititrain silang magluto. Amen pa? So, sino bang magturo sa mga anak? Ang mga magulang. Huwag mo silang turuan na pag gumising, alas 7 na. Naku, kawawa ka. Dapat turuan mo silang gumising. Alas 5 pa lang, gumigising na dapat. Tapos nagpipre na at nagbabasa ng Bible. Amen? Iba na, nalungkot ako. Eh, pastor, tulog pa eh. Naku po, ha? Tulog pa, alas 7 na. Ako yung batukan ko yun eh. Alas 7 na, sino sisihin po? Ang bata o magulang? Lakasan po? Magulang. Sino sisihin? Magulang o lola? Lola. Yung lola, hindi tinuruan yung anak. Kaya sa atin ngayon, ibahin na natin. Para hindi na may pagpatuloy yung katamaran ng bata, ngayon pa lang maitrain na sila. Ang ating konklusyon, Proverbs 22:6, sabi niya, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Turuan mo talaga ang anak mo. Anong klaseng turo? Turuan mo sa mag-tides, turuan mo sa mag-first fruit, turuan mo sa mag-samba, turuan mo sa mag-budget, turuan mo siyang matutong magligo araw-araw, turuan mo siyang magpili ng barkada, turuan mo siyang mag-respeto sa iyo, turuan mo siyang matakot sa Diyos, turuan mo siyang umiwas sa barkadang masama, turuan mo siyang gumastos ng pira sa walang kabuluhan. Pag naturuan mo na yan, pagtanda mo, kahit hindi ka hihingi, kusang magbibigay yan sa iyo. Amen? Sino niwala mo sa sinasabi ko? Amen po. Ulitin ko po, final na to.
tayo mga lalaki, magkontento na lang tayo sa asawa natin. Kayo mga babae, magkontento din kayo sa husband niya. Gaya natin si Job. Hindi ako nagkakasala kasi hindi ako tumitingin sa puwet ng ibang babae. Sinabi ni Job yan. Amen? Oh. Sana ngayong 2021 ay tuloy-tuloy tayong maging tapat sa Diyos at maging involved sa mission at saka magpapatuloy tayo sa pag-support sa missionaries. We need to support missionaries and we need to be faithful in reading the Bible. Ako ngayon nasa Psalms 150 na po ako. So mamayang gabi, nasa Proverbs chapter 1 ako. Amen! Nasana kayo sa Bible reading? Sino po nagpa-Bible reading? Taas kamay. Salamat. Dalawa lang. 3%. So dapat magbasa na ng Bible at manalangin para lumago at mamunga. Yan lang po. Tayo po'y magsita yung lahat. At nais ko pong batiin ang ating mga kapatiran sa online. Si Ma'am Marisa Lindungan. Thank you for watching. Si Maria Gonzalez. Thank you for watching. Marie Aquino. Thank you for watching with us. At saka ipikit natin ating mga mata. Iyoko natin ating mga ulo. Dakilang Diyos na aming Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Pagpalain niyo po ang aming pong ikalawang service. Bigyan niyo po kami ng katiwasayan, kapayapaan, karulungan at kalaman, kagalakan. Puspusan niyo po kami ng banal na Espiritu Santo. Pagpalain niyo rin po ang aming mga kapatiran sa online. Ang aming mga kapatid sa abroad, sa Maynila, sa Massachusetts, USA, sa Taiwan, sa Saudi Arabia, sa Manila, at sa Quezon. At ganoon din po sa Luzon, Visayas, at Mindanao, at sa lahat po ng mga kapastoran, mga evangelist, mga preacher, at mga Sunday school teacher, pagpalain mo. Higit sa lahat, lahat po ng mga PCBC members, patnubayan niyo po kami at maraming salamat sa muli. Binabalik po namin sa inyo, O God, ang papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po na Jesus. Lahat magsabi na? Amen. Break po na, 5 minutes. And after this, wala na pong lumayo, no? Kung di ka malang mag-CR, wala nang lumabas. Ang gusto, ang lumabas lang, ang lalabas lang yung mag-CR lang, no? Okay po. Thank you so much. Si Brother Edison. Brother Edison, papasundo ka ba?